Ano yun, Nay? Ano daw po yun? Sinusubong niya dati sa akin si Bay Papaya. Eh, bakit daw po? Sumol daw po. At saka, ano, ang sabi niya sa akin, ano, yung si Bay Papaya ang kanyang problema. Ngayon ganito, Bong, may gusto lang akong klaruhin sa iyo. Napansin ko kasi itong mga nakaraan na araw, parang nagbago yung iyong saya. Dati ang saya-saya mo nung habang sinisimula natin tong iyong bahay. Tapos bigla-bigla na lang nagbago yung ihip ng hangin. Parang hindi ka na interesado dyan sa bahay. May ano ka ba kay Bay Papaya? Kasi, di ba, nung wala pa si Bay, nandoon ka lagi sa bahay. Tapos nung dumating si Bay, ay hindi ka na umuwi. Meron bang biro si Bay na hindi mo nagustuhan? Wala naman, wala naman. Walang problema kay Bay? Sa kanin, kuya, sa kanin. Sa kanin, kuya, sa kanin. Ay, bakit hindi ka umuwi sa bahay? Pero uwi naman ako. Gusto mo kausapin si Bay? Usap kayo? Ayaw mo? Ayaw. Sa kanin, kuya, sa kanin. Kasi simula daw nang umalis ako doon ako sa probinsya, nag-stay daw po si Bong dito. Nung umalis daw, nung nakarating daw po ako, hindi na daw po umuwi. Ayon sa mga comments. Opo. Bakit may ano ka ba kay Bong? Anong kay Bong? Sa Kuya Bong, wala naman akong ginawa sa kanya eh. Pero sa akin naman, wala naman akong nakitang ginawa mo o narinig ko na sinabi mo kay Bong na maaring ikasama ng loob niya. Ingat ka lang palagi, Kuya Bong. Wala kaming sama ng loob sa'yo, Kuya Bong. Business baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bidridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung karat, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction tayo guys. At sa araw pong ito ay pag-usapan po natin ang lumabas na issue sa pagitan ni Kuya Bong at Bay Papaya. Sa isang vlog nga po ni Kabisnes ay nabanggit niya ang kapansin-pansing biglang pagka walang interest ni Kuya Bong sa bahay na pinagagawa ni Kabisnes para sa kanya. Ang napansin nga po ng mga viewers ay nagsimula ang parang pagkawala ng interest ni Kuya Bong sa pabahay, ay noong nabanggit sa kanya na interesado si Bay sa katabing lote ng bahay na pinatatayo sa kanya. Ayon kay La Kuya Puto ay nagbanggit si Kuya Bong nang, bahala na sila dyan. Ayon pa sa komento ng mga viewers, nung wala pa daw si Bay ay kapansin-pansin daw kay Kuya Bong ang tuwa at pagka-excite niya sa kanyang bahay, at siya pa nga ang naghanap ng lupa na pagtatayuan ng kanyang bahay, pero tila nga daw nagbago ang ihip ng hangin nang bumalik si Bay Papaya galing sa bakasyon, lalo na nga daw nung nagpahiwatig na medyo interesado si Bay sa katabing lote ni Kuya Bong. At tila nagbago din daw ang mood ni Kuya Bong simula nga nang dumating si Bay Papaya. Dahil simula nga daw nang dumating si Bay Papaya ay hindi na naman umuwi itong si Kuya Bong. Marami ang nagsabing baka si Bay Papaya nga daw ang dahilan kung bakit ayaw umuwi ni Kuya Bong. Pero guys, hindi naman lingid sa ating lahat na simulat sa poll naman pag nag-day off itong si Kuya Bong ay halos ayaw na nitong umuwi. Na umaabot pa nga ng ilang linggo at minsan pa nga ay naabot ng mahigit isang buwan. At madalas pa nga ay sinusundo at hinahanap pa ito nila ka-business para iuwi, kaya yung hindi pag-uwi ni Kuya Bong. Para sa akin ay walang kinalaman dun si Bay Papaya. Yun na talaga ang ugali niya basta mag-day off siya. At hindi rin nakaligtas si Bay Papaya sa pangbabash ng ilang basher.
Kesyo mayabang daw kasi si Bay. May nagsabi pang binubuli daw ni Bay si Kuya Bong, at ang isang nagpatingkad ng isyu ay ang sinabi ni Nanay Nernay na sinabi nga daw ni Kuya Bong na si Bay papaya nga daw ang problema ni Kuya Bong kaya ayaw nitong umuwi, pero ang lahat naman ng isyu na yan ay pinabulaanan ni Bay papaya at ng iba pang mga kagwang, maging si Kabisnes ay tiniyak na walang ganoong nangyayari sa kanyang mga kagwang. At nang tanungin naman ni Kabisnes si Kuya Bong kung may problema ba ito kay Bay, ang sabi ni Kuya Bong ay wala naman daw, pero bigla din siyang nagbitaw ng salitang, sa akin na lang yun kuya. Ang salitang yan ay hindi na bago sa pandinig natin galing kay Kuya Bong dahil madalas niya itong sabihin pag tinatanong siya, pero sa tingin ko ito yung salitang hindi rin natin dapat baliwalain lalo na ni Idol Kabisnes, dahil kung ako yung susuri sa salitang ito, ay hindi malayong meron itong malalim na laman o ibig sabihin, ang mahirap nga lang dito ay hindi basta-basta nagbubukas ng ganitong topic si Kuya Bong pag tinatanong ni Kabisnes, pero mukhang sa ibang tao na tulad ni Nanay Nernay ay mukhang nagbubukas ng saloobin itong si Kuya Bong. Kaya para sa akin mas maganda siguro kung kausapin ni Kabisnes si Nanay Nernay at turuan ng mga itatanong kay Kuya Bong about sa issue kay Papaya, tapos dapat record ang pag-uusap nang maiwasan ang dagdag bawas sa kwento, kasi sa tingin ko kailangan ding malaman lalo ni Kabisnes ang totoong saloobin ni Kuya Bong para magawa ng tamang paraan upang maiayos ang nasabing issue. Kawawa din naman kasi si Bay Papaya na walang alam kung bakit may sama ng loob sa kanya si Kuya Bong. Ito ay kung totoo ang sinabi ni Nanay Nernay, ni hindi nga alam ni Bay kung ano yung nagawa niyang mali kay Kuya Bong. Isa pa kung totoong may samanga ng loob si Kuya Bong kay Bay, hindi rin ito malulutas kay Kuya Bong at sa isip niya kung hindi ito matutukoy, mananatili lang itong isang reserbasyon na pwedeng mas lumaki pa ng lumaki hanggat hindi ito nalulutas sa kanya. Isang reserbasyon o sama ng loob na pwede mauwi sa matinding galit o puot. Samantalang kung totoo ito ay maaaring simpleng na misinterpret lang ni Kuya Bong ang biro o salita ni Bay. Si Bay kasi ay Bisaya, at alam naman nating ang mga Bisaya ay matigas magsalita, at maaaring yun ang na-misinterpret ni Kuya Bong. Kaya ang pinakamainam talaga dito ay malaman ang tunay na saloobin ni Kuya Bong para malutas sa isip niya kung ano yung ikinasasama ng loob niya. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po, at maraming maraming thank you po sa lahat ng patuloy na nanonood sa aking mga video, God bless po sa inyong lahat. Isuyo po kami ni Mrs. Kabisnes na pakisuportahan po yung aming second YouTube channel, yung Kabisnes Family. Yes po. Ayun na, maraming salamat po mga kabisnes naming minamahal. At dun sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po. Sana patuloy niyo pong tangkilikin yung aming mga videos, ng aming mga vlog. Ayun, maraming salamat po. Kabisnes Family. Kabisnes Family po, please subscribe po. Salamat po.